pag-usapan natin nung masama na karang episode ang PBB kasi nga sabi nga natin, di ba, marami tayong mga subscribers, mga talagang naniniwala po sa Unbettable Channel na pagkatapos nga po ng PBB Celebrity Edition Season 10 pa rin sa Kumu, eh maraming mga na-disappoint, na-disorient, na-deglorify sa mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya nitong nagkaroon siya ng adult edition na in fairness para sa usapang pagiging parehas. Napaka-promising naman lalo't may mga housemates na talagang kinakikitaan namin ng mga nakahusayan, kagalingan at pagiging, alam mo yon, magandang halimbawa para sa mga manonood. Yun nga lamang, inamin din ng mga kausap namin at papano dahil sa nangyaring Celebrity Edition, somehow naapektuhan ang takbo ng mga bagay-bagay sa pagpapaganda ng programang PBB. Nasabi nga namin doon sa nakarang episode, parang nasa as we vlog this, siguro 130 days na sila doon sa loob at dala-dalawa na ang pag-i-evict nila, no? And among the adult housemates na talaga namang hinahangaan namin, na talagang sabi namin, sana kung walang pandemic, kung talagang may regular pang franchise ang ABS-CBN, napapanood natin siya sa mainstream TV, etc. Talagang television pa rin yung number one na source ng fun and entertainment. Eh, sasabihin namin, isa sa pinaka, kung hindi man pinaka maganda, pinaka mahusay na batch, yung, ano yung tasa, ilabas mo na, pinaka maganda, pinaka mahusay na batch na napanood namin dito sa PBB. Ang tinutukoy nga namin, kagaya ng mga housemates, yung magkapatid na Wani, si Raph at saka si Nathan. Nathan, alam mo, congratulations. Ang galing-galing ninyo magkapatid. At lalo ka na piloto ko ito si Nathan. Tapos si Isabel na napakayaman pala ng babaeng ito at napakahusay. Si Michael Ver, yung isa sa mga magagaling sa TikTok na lagi namin nakikita sayo-sayo pero napakagaling na atleta. Tapos sino pa ba mga nagmamarka doon? Yung si Zach, yung nag-aaral ng dentistry na taga Quezon. Tapos yung kambal ng Italy, yon na late na sila pumasok. Si Laziz, isang ano siya, nakakatawa nga itong Laziz kasi may mga lumang shows o may mga lumang anak na nakikita kami sa YouTube na nung nag-guest siya sa Itbulaga, pinakilala niya taga Russia siya o Russian siya. Pero dito sa PBB, ang pakilala sa kanya, ano nga ba, Uzbekistan, basta hindi Russian. Basta isang bansa na doon din sa ano sa Europe, parang Uzbekistan yata or whatever. So anyway, napakahusay. Hindi siya Pilipino ha, wala siyang Pinoy blood, pero sa puso't isip Pilipino daw siya. Nakikita namin isa sa mga magagaling. And then sino pa ba ang mga nagmamarka? Kasi dito itong season ito na adult season, dalawa din yung pipiliing mananalo dito, 'di ba? Sa Celebrity Edition ang nanalo si Eliza Valdez, kasi na pa isa. Yung bata. Si Angie nga, di ba? Tama ba ako si Angie? Angie Salvacion? Hindi, di ba? Tama, okay. Nungulo ano to logo ako. Si Eliza, tsaka si Angie. Yeah. Tapos dito, sa adult edition, dalawa rin ang mananalo na either nga gusto namin pumasok yan, si Isabel, tsaka si Nathan. Pwede rin namang yung magkapatid or kung sino pa man. Si Michael Ver. Pero sigurado, dapat may Nathan tsaka Isabel. Dapat may Nathan tsaka Isabel. Eh, sila dalawa nga ang top bet. Tapos after this yata, magkakaroon sila ng another edition sa teens naman. Mga teens, mga bagets. So tatakbo yan hanggang summer. Saka maipoproklama yung grand winner. Ang nakakalokang haba, no? Talagang pinagkakita ng bonggang-bongga, no? Kasi iba na nga po ang platform. Mas interactive na sila sa Kumu. Kumbaga sa traditional ibang platform like Facebook at yung channel na kapamilya. Ano na lang yung napapanood natin sa TV, late na nga yung mga replays doon eh, yung mga pinapakita. So naging ganun ang takbo ng reality search na ito na talaga namang sinusubaybayan pa rin ng marami. Though inaamin naman ang mga nagpapatakbo ng programa na heavily affected sila ng mga nakaraang insidente, particular yung Celebrity Edition. Actually, gusto ko nga itanong dito sa PBS, sa Unbettable Channel, nasaan na ngayon yung maiingay, yung brand damage, ano yun? Si Inots? Ano nang ganap? Si San Bernardo na maingay din, di ba? At least si Eliza Valdez, pagbalik niya ng paglabas niya, ayun siya, napaka-busy siya sa gawain niya sa sports, and okay siya. Si Angie na, as we said,
busy rin at iniahanda naman ang kanyang mga sa music, ang kanyang recording. Plus, nung nakita namin siya sa kapamilya namin bilang Faces and Curves, may mga projects din na nakabantay sa kanya. Nagalaw ang camera. So, ito lang ang masasabi namin dito sa Unbearable Channel at sa mga subscribers natin na umalis na o tinanggal na ang Kumu. Wala naman kayo masyadong namimiss. Wala kayo masyadong namimiss. Although sinasabi namin na maganda sana yung edisyon kung maraming tumututo. At parang dito bumabawi si Kuya ng pagiging mahigpit, mas masinok, mas iba-iba yung ruling niya dito eh. Iba yung mga pagsisita at iba yung mga ginagawa niyang task kumpara dun sa mga nauna nating celebrity na kinainit lahat ng ulo natin. Pero dahil siguro natuto ng leksyon, ini-improve at kaya nasabi namin nag-level up ang edisyon na to na sana nga ay napapanood ng mas marami. Sana, no? Diba? And on that note, mas makalaki mo pababay dito sa Unbearable Channel, dito sa YouTube. Keep on subscribing ang Unbearable Channel po sa YouTube, pati na rin po sa aming mga ibang social media accounts, kagaya po sa amin sa Instagram at Ambet Nabus, pati na rin po sa Facebook, Ambet Rivera Nabus yung pang aking Facebook account. O kaya ang Ambet Nabus lang, ganun lang. Puro Ambet Nabus kami ganun, nag-iisa lang yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan po natin at sa lahat ng mga bumati rin po sa amin. Gusto ko rin samantala yung pagkakataon na to na nung birthday po namin noong February 12 at ng anak ko noong February 14. Pasalamatan ko po ng muna na dyan si Papa Brother Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez, thank you very much. Senator Sunny Angara, Senator Bong Revilla, Congresswoman Vilma Santos, Vilmate, o diba, na napakahusay, talaga umarangkada mga vlogs, mare ha. Tapos sino pa ba talagang magparamdam sa amin ng bonggang-bongga? Si Congressman Strike Revilla, si Mama Shea Cabal Revilla, Attorney Caroline Cruz, Pitmaster Foundation, si Jack Cruz, ang Life Foundation, Corinne Abalos, mga kasamahan po namin sa Life Foundation, di ba? Si Dodon Parillas, si Ate Josie Johnson, yan sa Australia, Lolita Di Dios Katsuki sa Japan. At sino pa ba yung mga nanorpresa sa amin? Ang mga kamadyong mates ko, si Arnold, si Gio, si Mar, sino pa? Uy, marami pa ba kami makalimutan ako, sorry. Basta yun yung mga nagparamdam na una. Nanay Christine Fermin, of course. Yes. Willie, Papi Willie Revilla, men. Ako, may episode kami na inihahanda para sa'yo. Kasi nga, gusto namin talakayin, palalimin pa ang research na ginagawa namin hinggil sa yung pag-resign. Ano din naman? Okay, tama, pag-resign. Hindi pag-renew ng contract sa GMA 7 kasi sumama ka na dito sa grupo ng AMBS, AMBS, AMBS. Alalahanin mo, AMBS, AMBS, AMBS. ang nakakuha ng prangkisa, ay ng frequency ng ABS-CBN, may ano sila. May mga issue ng transmitter. Ay! Si kaibigan direct, Randy Santiago, nagparamdam na bonggang-bongga pala sa akin. Sino pa ba? Papa Vong Navarro, Alex Gonzaga, maraming salamat din sa video greeting na binigay mo para sa amin, lalo na kay Niyo na talagang number one fan mo yata ang kulit. And sino pa ba? Baka kami makalimutan ako. Aiko Melendez, Yul Servo, Direct Albert Martinez. Ayan, nagsunod-sunod na tuloy. Papa Richard Gomez, Congressman Richard Gomez ng Ormoc. Yeah, maraming salamat sa napakabonggang mensahe. Si Direct Albert Martinez din. Nakakatuwa, no? Sino pa? Nanginginig ako sa dami ng mga ano kasi nandoon sa phone ko. Yan po yung mga, of course, ang Faces and Curves family ko, Dr. Sheila Ricasata, yun na nga, Gretchen Barreto, ay Gretchen Pulido, si Charlie Dizon. Sino sinasabi mo? Tita Telma Zuniga Rodriguez, of course, at ang Simas family ko. At ligit sa lahat, maraming salamat kay Colonel Jundi Mayuga, General Rolando Hinanay. Alam ko po, nag-retire lang po ninyo nitong nakaraang Pebrero, pero maraming salamat po sa friendship at maraming sa hindi nagtatapos sa retirement ang ating pagiging magkaibigan, no? 'Di ba? Alam mo 'yan, mag-golf tayo at itatayo na natin ang ating ano, ang ating talent management. Oh, 'di ba? Sino po ba? Sana pasensya na kayo sa mga subscribers ko po dito sa YouTube channel. Thank you very much. Eh yes, bago ko makalimutan, si ano to?
ano, wala sa isip ko na nasa dulo ng dila ko. Mga bumaki sa office. I don't know. Ang saya-saya ko. Kasi hindi naman na talaga, plano ko talagang hindi na po mag-celebrate. At aaminin ko na ng aking ika-55 years old na po ako at pinagmamalaki ko yan. Kaya sa mga nagtataas ng kilay dyan, yes, sabi ko nga sa inyo, 3 dekada na po ako. 30 years na ako mahigit dito sa larangan ng showbiz, ng sports, ng politics at saka ng economy. O di ba? Yan yung usapang negosyo mga ganyan. O di ba? Sabi ko sa inyo eh, huwag kayo nagtatakaytarayan diyan kung hindi niyo kilala tinatarayan niyo. Pasensya na kayo kung hindi ko niyo kilala ang mga ay si Lala Honor, yo, nakalimutan ko Lala, si Marion Honor, ang Viva, Boss Vic del Rosario. Yes! Ko. At kahit nakalimutan siguro akong batiin, si Rosel Monteverde ng Regal Films. Hi Rosel, I miss Mother Lily. Ate Gide, yung pala, yung GMA 7 Kapuso, Corporate Communications Office sa Kapuso kasi nag-post sila sa kanilang website. Ano, binabati ako nung binati ako nung birthday nila kaya maraming nagulat. Kapuso ka na ba ngayon, Papa Amber? Matagal na rin po ako Kapuso pero ako po yung taga-kapamilya, pwede naman kapatid, may puso at may puso. Oh, di ba? At may pamilyang bongga. Kapamilya ko po kayong lahat. Maraming salamat sa mga nakalimutan ko. Luzon, Visayas, Mindanao, pati yung mga nasa abroad, ang aking pinsan, ang aking Kuya Von, Bundio Nabus dyan sa Toronto or Ontario, Canada. Maraming salamat sa inyong lahat. Oh, maraming thank you. Sabi ko sa Senator Engara, no, si Dennis, sa mga kaibigan natin sa DFA, yun na. Ay, nako! Maraming na-excite akong bigla para akong birthday ngayon. Thank you very much. I love you all. Ako yung Lincoln, Papa Barang Palamat Nabus. Maraming salamat. Diyos mabalas.